Magandang umaga mga bata! Isang pinagpalang araw! Sa panibagong araw na ito, marami tayong matutuklasan at matututunan. Excited na ba kayo? O handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Kung ako, handang-handa na! Halinga kayo at simulan na natin! Sa pang-apat na linggo, sa pangalawang markahan, ating aalamin kung paano nga ba natin maipapakita ang pagmamahal sa mga kasapi ng ating pamilya at sa mga nakakatanda sa atin. Tutuklasin din natin ang mga letra sa alpabetong Filipino. Kaya ikaw, humanda ka na dahil marami tayong matututunan ngayon. Hello po! Kami po ang Pamilya Torres at naipapakita namin ang pagmamahal sa mga kasapi ng aming pamilya at sa mga nakakatanda sa maraming paraan, katulad na lamang ng una, pagsunod ng maayos sa mga utos o kahilingan ng mga magulang o nakakatanda. Paalala, kapag inutusan ka sa isang gawain o kaya'y kapag pinayuhan ka o sinabihan ka ng iyong mga magulang o kapatid na nakakatanda sa'yo, iwasan ang pagdadabog, pagsusungit o maging ang pagsagot-sagot ng pasigaw, sapagkat hindi ito maganda. Ginagawa lamang nila ito para sa iyong kabutihan. Kaya halika, samahan mo akong panoorin ang halimbawa nito. Anak, ligpitin mo ang mga laruan mo pagkatapos mong gamitin. Opo, Mama. Anak, kapag makikipag-usap ka sa mga nakakatanda sa'yo, lagi mong dugtungan ng po at opo. Opo, Mama at Papa. Lagi ko pong tatandaan ang bilin niyo po. Pangalawa, pagmamano o paghalik sa mga nakakatanda at maging sa mga magulang bilang pagpapakita ng respeto at paggalang. Halika muli, panoorin natin ang halimbawa nito. Mano po, Lola? Pagpalain ka ng Diyos, Apo. Mano po, Lolo? Maligayang pagbabakasyon, mga Apo. Pangatlo, paggamit ng magagalang na pagbati o pananalita sa pamamagitan ng pagbati ng magandang umaga po, magandang tanghali po, at magandang gabi po. Huwag kakalimutang sumagot sa nakakatanda gamit ang po at opo. Halika, panoorin natin ang halimbawa nito. Magandang umaga po, Lolo. Magandang umaga rin sa iyo, Apo. Magandang tanghali po, Ginang Reyes.
Magandang tanghali din sa'yo, Johnny. Magandang gabi po, Mama. Magandang gabi din sa'yo, Arthur. Pang-apat, pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal. Katulad ng, I love you, Papa. I love you, Mama. Sa mga magulang at sa mga mahal sa buhay. Halika, samahan mo akong panoorin ang halimbawa nito. I love you, Mama. I love you too, Princess. I love you, Papa. I love you too, anak. Panlima, pagsasabi ng hindi ko po sinasadya o sorry. Salamat po o thank you. Walang anuman. Kung kinakailangan, halika, panoorin natin ang halimbawa nito. Happy birthday, Marie! Regalo ko para sa'yo. Wow! Maraming salamat, Peter! Sorry, Jasmine. Hindi ko sinasadya. Napatid tuloy kita. Sana mapatawad mo ako. Sorry ulit. Ipagpaumanhin mo, Sophia. Hindi ko sinasadyang masira ang laruan mo. Sana mapatawad mo ako. Sorry ulit. Pang-anim, pakikinig sa mga mungkahe ng mga magulang at iba pang mga kaanak. Halika, samahan mo akong panoorin ang halimbawa nito. Mga anak, magpapakabait kayo palagi at iwasan ang anumang alitan sa inyong mga kamag-aral at maging sa inyong mga kalaro. Opo, Mama, tatandaan po namin palagi. Opo, Mama. Pampito, pagpapakita ng interes sa iniisip at ginagawa ng mga nakakatanda at iba pang miyembro ng pamilya. Halika, samahan mo akong panoorin ang halimbawa nito. Mga anak, ugaliin ninyo ang paghihiwalay ng mga basura. Ihiwalay ang mga nabubulok, di nabubulok, at mga maaari pang i-recycle. Sa pamamagitan nito, mapapanatili natin ang kalinisan at maipapakita ang pagmamahal sa ating inang kalikasan. Naintindihan niyo ba, mga anak? Apo, Mama at Papa, lagi po naming tatandaan at gagawin palagi. Salamat po sa paalala. Mga anak, ugaliin natin ang pagtatanim ng mga puno. Mga anak, alam niyo ba na nakakatulong ang mga puno kapag malakas ang ulan at baha? Nagbibigay din ito ng sariwang hangin sa atin. Apo, Mama at Papa, isasagawa at tutularan po namin ito. Tandaan mga bata, maipapakita natin ang ating pagmamahal sa mga kasapi ng ating pamilya
at sa mga nakakatanda sa atin sa pamamagitan ng pagsunod ng maayos sa mga utos o kahilingan ng ating mga magulang o mas nakakatanda sa atin, pagmamano o paghalik bilang simbolo ng pagrespeto o paggalang sa mas nakakatanda sa atin, paggamit ng magagalang na pagbati o pananalita katulad ng magandang umaga po, magandang tanghali po, at magandang gabi po. Huwag ding kalilimutang gumamit ng po at opo. Pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal katulad ng I love you, Papa, I love you, Mama, at pagsasabi ng hindi ko sinasadya o sorry, salamat po o thank you po, walang anuman kung kinakailangan. Pakikinig sa mga mungkahe ng ating mga magulang at iba pang mga kaanak. At panghuli, sa pamamagitan ng pagpapakita ng interes sa iniisip at ginagawa ng mga nakakatanda at iba pang miyembro ng pamilya, lalo na kapag makapagdudulot ito ng kabutihan sa atin. Kaya mga bata, tandaan nyo ang mga sumusunod na paalala. Ngayon naman, sasagutan lamang natin ang mga sumusunod na gawain. Ituturo nyo lamang kung alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Handa ka na ba? Halika, sagutan natin ang mga ito. Alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya? Ituro mo nga. Mahusay, ang pagmamano sa nakakatanda katulad ni Lolo at Lola ay isang paraan ng paggalang o pagrespeto. Alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya? Ituro mo nga muli. Tama, ang pagyakap at pagsabi ng mahal kita o I love you sa inyong magulang ay nagpapakita ng pagpapahalaga o pagmamahal sa kanila. Alin kaya muli sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya? Ituro mo nga. Magaling! Ang pagbati sa inyong mga magulang ng magandang umaga, magandang tanghali po, at magandang gabi po ay isang pamamaraan ng pagpapakita ng paggalang at pagmamahal. Ituro mo nga kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Ituro mo nga ang tamang sagot. Magaling! Ang pagsabi ng salamat po kapag binigyan ka ng regalo, laruan o pagkain ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya? Ituro mo nga ang tamang sagot. Tama! Ang pagsabi ng paumanhin o sorry po ay isang paraan
na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat kasapi ng pamilya, lalo na kapag hindi mo sinasadya. Ituro mo nga kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Sagutan mo nga muli. Mahusay! Ang paghihiwalay ng mga basura tulad ng mga nabubulok, di nabubulok at pwede pang i-recycle ay isang magandang gawain ng isang pamilya. Kaya, tandaan mo, ang mabubuting gawa ay kailangang tularan. Alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya? Ituro mo nga ang tamang sagot. Mahusay, ang pagtatanim ng mga puno, halaman, o mga gulay ay isang magandang gawain ng isang buong pamilya. Kaya tandaan mo, kailangan mo itong tularan. Alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya? Ituro mo nga. Tama! Ang pakikinig ng maayos sa mga utos at tagubilin ni nanay ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga magulang o kasapi ng pamilya. Ituro mo nga kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Sagutan mo nga muli. Mahusay! Ang pagbati o paggamit ng mga magagalang na pananalita ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Katulad ng pagsabi ng magandang umaga po lolo, magandang tanghali po, o kaya'y magandang gabi po. Ituro mo nga kung alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Sagutan mo nga muli. Tama! Ang pagyakap o pagsabi kay Papa ng I love you o mahal kita ay isang pamamaraan upang maipakita ang pagmamahal sa inyong mga magulang o ibang kasapi ng pamilya. Ngayon naman, ating tuklasin ang alpabetong Filipino. Alam nyo bang mayroon tayong 28 letra sa alpabetong Filipino. 23 ang katinig, samantalang 5 naman ang patinig. Ngayon, sabayan niyo akong awitin ang alpabetong Filipino ng buong paggiliw. Alpabetong Filipino. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, N, E, M, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Ang alpabetong Filipino, madaling tandaan. Sabayan nyo ako, may 23 katinig ito. At limang patinig, A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, N, E, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Pilipino, madali.
Pindutin lamang ang subscribe at notification bell upang laging updated sa mga susunod pang videos. Naway marami kayong natutunang mga bagong kaalaman sa ating mga aralin. Gamitin ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Muli, paalam mga bata! Making learning in kindergarten fun and enjoyable through the easiest way for children. Upang laging updated sa mga susunod pang learning videos, pindutin lamang ang subscribe at notification bell.